Magandang buhay po mga kabebe. Ayan, I'm back. Alive and kicking. Pero masakit ang tadyang. Ayun, masakit lang po ang tadyang mga kabebe. Pero kaya naman. Tadyang ba yung likod, bebe? Di ba likod? Yung sa back ribs ko. No? Back rib, oh. Sabi ko sa'yo may bali. Ayaw mong maniwala sa akin nung una. Naniniwala ko. Ayaw maniwala nung mga doktor. Kasi hindi po ako basta-basta nagre-reklamo sa sakit ng katawan, mga kabebe. Alam po ni Bebe yan. Yun nga ang inaalala ko. Hindi kaya ako madaing na tao. Pero, yun po mga kabebe, maraming salamat po pala. Sa sabi po ni Bebe, marami daw pong nag-alala po sa akin. Sobrang dami. Hanggang ngayon, marami pang hindi nasasagot sa page. Madami daw pong salamat ka na para message si masagot na rin sa natin. Page. Yun po. Mga hindi pa po nasagot, pasensya na po kasi talagang medyo busy, alam niyo naman. Yun po mga kabebe, hindi ko po kayang isa-isayin lahat, pero sobra po akong nagpapasalamat unang una po sa Diyos po, dahil sa sabi nga po ng mga doctors pangalawang buhay ko na daw po. Paano nila nasabi yon? Something talaga. Nahuhuli talaga ang isda sa bibig. At saka, swerte daw po ako kahit ganun po ay. Bebe, ako nga ngayon, Bebe. Yun, si Bebe, medyo hindi po kami magkasundo ngayon. Ako kasi parang at least ganun lang nangyari. Buhay pa rin naman ako. Ang inaalala ko po is yung baka mamaya dahil may tinago sila o sabihin mo na hindi naman ako nagbibintang, gusto ko lang malaman kung ano talaga ba nangyari. Kasi bakit nabalian? May nangyari nga. So yung kung nangyari na yon, baka mamaya meron pa tayong paliwanag ko na rin sa isa kong vlog eh. Hindi ko ma-voice out talaga eh. Kasi yun nga, yung baka mamaya meron pa palang, alam mo yun, long term effect na pwede namang gawa ng paraan pala kung sasabihin lang nila. Yun yung pinupunto ko. Pero, okay lang sana kung wala na eh. Bakit? What if, di ba? Yun nga. Oh. Pero ako naman kasi, Bebe, yung parang kasi mahirap yung ginawa sa'yo, Bebe. Na parang ako, wala lang, parang walang kwentang tao. Tapos, kumbaga, basta hindi ko maipaliwanag eh. Parang ayoko lang ng daming gulo, ganun, or daming usapin na parang na-realize ko dun sa nangyari sa akin, ang iksi lang ng buhay, ang dami ko pang hindi nagawa. Tapos ayun mga kabebe, sabi lang ng mga nurses sa akin dun tsaka ng mga doctors, grabe daw nag-alala sa akin yung asawa ko na sinusuntok ko yung ano, bebe. Hindi ko po na ayun lang siguro, sayang hindi ko po nakita kasi sabi ko kung sakali pa lang namatay ako, hindi ko man lang nalaman. Hindi ko nalaman na ganun mo pala ako kamahal, Bebe. Hindi ko po nakita. Pero nakwento po ng ibang mga nurses doon. Sayang. Sana pala na-vlog mo yun, Bebe. Mabablog mo pa ba? Yung dugo mo nasa inis mo sa kanila. Ayaw makinig. Sinasabihan mo na nga na masakit ang likod. Masakit ang likod. Pero yun po mga kabebe, wala po talaga akong alam sa nangyari sa akin noon. Alam ko lang yung last night, hindi ako kumain. Sabi ko, gutom ako pero hindi kayang natatalo ng sakit ng ulo ko yung gutom ko. Kaya tinulog ko na. Actually hindi ako nakatulog agad noon sa sobrang sakit din ng ulo ko. Uminom na po ako ng gamot pero hindi ko lang wala. Bakit? Anong sabi sa'yo ng doktor? Kasi yun lang yun lang daw ang gamot. Oh, yun lang. Oh. Nagpa-check up kami noon. Sabi po ng OB, inom lang daw po ako ng ibuprofen. Uminom ako, hindi naman po nawala. Sobrang sakit ng bato ko. Na hindi naman tayo nagsuspecha na high blood ako. Kasi ever since, low blood po talaga ako. Kahit nung buntis. Ano yan? Leak yan, bebe. Ako. Tapos, ayun nga po. Sa dami ko nang nabasa, pag pinagdugtong-dugtong ko yung naging nakaranasan mo, mas malaki ang papaboran kung leak ang nangyari, hindi yan postpartum eclampsia. Leak ang nangyari.
hindi alam. Sabi nila, malalaman mo pag nagpa-MRI ka, makikita mo daw lahat. Pero... gusto mo pa-MRI tayo? Di ba dapat kasama yun eh? Mahal ba yun? Medyo mahal. Huwag na lang. Gusto mo ng ostesya? Hindi na. Bebe, hindi, oh, hindi ko naman siguro ikaw mamatay, diba? Depende. Pag lumapit ako sa kanila sa ano, hingi ako ng ano, sa maayos na paraan. Tapos yun po mga kabebe. Pero pagka inano nila tayo na parang ano, nagising daw ako, nagising ako sa emergency na, tapos wala na akong maalala lahat. Sabi ni Bebe, nung sasasakyan, kinausap mo ako, sumagot ako. Pero, oo, sumasagot ka, wala kang maalala. Wala po akong maalala. Hindi mo alam na nanganak ka na eh, sabi ng anak na ba ako, sabi. Tinanong ako, kilala mo ba si ano, Rowan? Sabing ganon ni Bebe sa akin, sinong Rowan? Tapos di mo ba maalala, nanganak ka na, nanganak na ba ako? Yun po yung naalala ko sa emergency room. Naalala ko lang po talaga si Chichi. Nakikilagin pa ako na mo. Tapos sabi niya, nakikiano pa daw ako ng tanong pa daw. Nandun po kasi si Anne, nagtanong pa daw po ako ng messenger. Tapos wala talaga akong maalala. Tapos ngayon, basta ngayon po, parang nag-aano pa lang din po sa akin na... si Chichi lang po, pero si Rowan medyo nag-ano na po sa akin. Yun naman din po at ang pagkaiba po ng CS sa normal. Kasi sa CS, parang di ka pa talaga ready yung katawan mo. Hinugot lang yung baby eh. Dito na po kami. Mamaya na po yung udal-dalan. At sana wag ma-highblood si Bebe na naman. Mga kabebe, yun lang po ang pinapakiusap ko sa kanya. Ayan po mga kabebe, nabutulata yung video kanina. Wala pa din po yung ano, doctor. So, galing po kami sa OB po. Tapos, ayun na. Ano naman, sa akin naman po. Kung ganun, okay na sa akin. Sa'yo, bebe. Okay sa'yo, okay na rin naman sa'yo. Ayun. Napanood daw po nila yung ano, yung vlog ni Bebe. Ako po hindi ko talaga nakapanood yung vlog po ni Bebe. Pero yung admin daw ng hospital ay napanood daw. Tapos yun, kinausap po kami kanina ng OB. Tapos sorry naman po siya. Sa akin po, okay na po yun. Tsaka dati pa naman, okay naman na sa akin talaga. Yun, okay na din daw kay Bebe. Pero wala pa yung ano, sasamahan daw. Sasamahan ba tayo nito sa ano? Basta yun mga kabebe, uwi po muna kami, maglalunch po muna. At si Bebe tatakbo po ng farm. Pupunta ka ng farm? O kumawa naman si Ate Rowena, nandun no? Nandun po si Ate Rowena. Rowena Foods to Go. Yan, pinapunta po ni Mamita. Hi po kay Mamita. May pinaluto daw siya na ano. Tanungin mo kay Mamita kung okay na. Ana? Kung okay na sa kanya. Si Mamita ang susunting ko. Walang. Basta't ako po mga kabebe. Ako, ganun lang akong, ganun akong tao. Once na kahit gano'ng kalaki yung kasalanan sa akin. Yung mga mamaya, may long term effect yung ano. Sana wala. Sana wala. Kasi, ang inaano kasi is yung prevention, di ba? Kasi sabi ni Doko, yung long term effect, pwede naman anytime puntahan siya. That's cure. Iba yung prevention eh. Yun yung inahanap natin. Yung prevention na, sana wala naman. Ayaw naman nila sabihin. Wala sabi nila, wala naman naging problema. Hindi alam kung saan ang galing yung bali. Yun ang sabi. Pero, hindi daw po alam saan din daw po nang galing yung bali. Pero ako, sigurado po talaga ako na doon ang galing sa operating room. O, pumasok ako doon, okay ako. Kasi kung napanood nyo po yung video ko po noon, bago umalis, kinarga ko pa si Chichi. Nung bago pumunta ng hospital, pag uwi, as in, wala, mahirap na akong gumalaw noon. Hanggang ngayon po, hirap po akong matulog kasi sa pag nag-straight ka ng higa, masakit sa may spinal cord. O, yun pa yung kailangan matingnan. Bakit yung spinal mo ngayon biglang sumakit? Siguro affected na din. Hindi, siguro. Mayroon yung siguro. Hindi, makikita naman siguro mamaya, di ba? Ano natin yan? Kasi yun ang inaalala ko, baby. Yung mag
magiging kaso, magiging problema natin. Na, kung baka mamaya, pwede naman na maagapan yung lunas. Diba? Yung prevention eh, yun yung inaano natin. Hindi na lang tayo pwede na, takbo na lang kayo pag nagka-problema. Ano, andyan na yung problema. Solusyon na yung gagawin. Inaano natin is yung baka pwede maiwasan yung mangyayari niya. Mas maganda yun. Pero sabi nga nila, wala naman daw. Gagawa natin. Sana. Yung magtiwala at saka pakisama na lang po ako sa mga prayers ng mga kabebe, mga ka-farmers. Salamat po sa lahat din po ng ano, supportan niyo po sa amin, sa lahat po ng concern. Ayun, sobrang pinagpapasalamat po namin sa Diyos at andyan po kayo na pampalakas din na loob, lalo na kayong bebes nung panahon siguro na nasa ICU ako. Sa mga comments niyo po at ano, message niyo po, eh, ano, lumalakas sa loob mo, bebe. Ayun, at gutom na ako. Na-imagine ko na po yung nilutong ubi ni, ano, ni Ate Rowena. Pinaluto ni ano, Mamita. Ay, kay Mamita sa Mamita sa Amerika daw. Natawa ako sa video ni Mamita eh. Parang hindi nagluluto eh. Parang si Heart Evangelista, sabi ko. Na inggit tuloy ako sa kanya. Bakit? Bebe, pag nagbablog siya, ang ganda-ganda eh. Nainggit ako kay Mamita kanina, sabi ni Anne. Siyempre. Naiya ako bigla sa itsura ko. Ako pag nag-vlog, ano lang eh. Kung ano na lang itsura ko eh. Ngayon, kanina tuloy, napapulbo ako eh. Tsaka napalipshiner ako eh. Nawala sa oras. At least ngayon, medyo ano na, nakakatawa-tawa na. Wala nang po, yun naman po ang pinagpapasalamat ko talaga at pinagbigyan pa po ako ng Diyos na makasama pa po yung aking mga anak pati yung mahal kong asawa. May nag-comment nga, bebe, sabi daw ngayon daw ay ano, dati daw parang pinagsusungitan mo daw ako, pero ngayon parang na ano daw nila, na love mo naman daw ako. Siyempre naman. Dito na po kami sa bahay, mga kabebe. Baldi-balding luha, iniyak ko sa ER. Sayang, di ko nakita, bebe. Baka makita ko lang yun, gumaling ako agad. O, yan na yung pati ko. Kay Mamita. Kay Mamita. Si Rob, Ate Rowena. Ayan, ito. Ang masarap, mga kabebe. Ubing halaya. Yung watermelon, no? Sayang. Marian. Tikman natin, mga kabebe. Ito. Sumang sa Kapampangan. Alam ko lang matawag dito. Suman bulagta. Kuhaan ito. Ha? Hindi ko alam sa Tagalog. Sumang mag-asawa ang alam ko. Gaano sila. Ay nako, Chi. Ang gulo mo.